Yeah, maghold muna tayo ng mabilis na mabilis lang para mapakita ko na sa inyo. Hindi ko na to papakita sa bahay. Baka matagal ko na mabuksan yung luggage ko. Baka after 2 months. Trousers to, regular price siya, 1,990. Si Gian nung bumili nito, hindi niya bet yung fit sa kanya. At tinatamad na siya na papalitan pa tomorrow. Kasi hassle nga magpapalit dito. Kung marami kang binili, kailangan dalhin mo lahat ng binili mo pag nag-return ka or nagpa-exchange ka. Sobrang dami niyang binili kahapon. So, ang hassle, di ba? Babalik kami, tapos uwi na naman kami dito. Ang bigat din nun. So, binigay na lang niya sa akin kasi perfect naman sa akin to. Yung pinakamahal daw niya binili, napunta pa sa akin. Bumili rin ako ng trousers, pero yung sa akin nakasale. 500 na lang yata to pesos. So, 1,000 yen yata. Hindi na ako sure masyado. Makikita niyo rin naman sa video yan kasi finit fit ko yan. So, bumili ako nitong skirt na to. Lagay ko nila kaya sa ilalim yung mga itsura nung nag-fit ako niya. Ang ganda rin yan kasi 500 yen lang din yata yan. So, parang 250 pesos. Silk na skirt na to. Yung mga mahaba to eh. Parang mid skirt ganyan. Parang ito kasi parang feeling ko pang Zara level. Naka-sale din. Oh, 990 lang. So, wala pang 500. Ang mura-mura naman. Magagamit ko yan sa susunod na alis ko. Naka-sale lang din to. So, binili ko na rin. 590 lang siya. So, wala pang 300 pesos yan. Top lang yan eh, na simple lang naman. Ganyan. Ito, sobrang tontuwa ako dito kasi ang mura lang niya, ang ganda ng quality nito, 990 na lang siya. So, 500 pesos na lang. Makapal to eh. So, pang nag-winter kami this year. Oh, manifesting. And i-manifest talaga natin yan na magta-travel tayo this year for winter. So, pwede ko tong gamitin. Ayan, may outfit na tayo, di ba? Shirt ng anak yan, XL. And ito, kay EJ din to eh. So, dalawa. Pero ito, hindi to sale eh. Kay EJ? 990. Ito yung pajama na terno. Naka-sale to, 1,490. Ito yung pinakamahal kong binili. Kasi tingnan mo naman, magkano lumalabas yan. 700 pesos. Pero kasi, oh, ang ganda ng quality. Eh, bet-bet ko yung mga pantulog. O, diba? Investan natin yung pantulog. Ito yung pinaka-last talaga. Naka-sale lang din to. Nakita ko doon sa price down rack nila. Ito yung belt na 590 lang. Bumili ako ng 3 Onitsuka. Tapos ito New Balance na 327. Air Max 90. Ito pa yung isang 327 na binili ko. Pero ayan yung mga shoes na nandito sa luggage na to. Ito kasi susutin ko na. So tatanggalin natin yan. Nag-i-impact kasi ako. Ito pa yung additional nating shoes. Itong Onitsuka na green. Ito para sa asawa ko yun. Tapos ito, Onitsuka na to. Ito yung parang original na yung design na yun. Yan. Then, ito yung yan. Okay, ba't ang dami na yung biniling shoes? Kita nyo yan. Yung isang box ng Air Max na dun. Iuwi ko sa anak ko. Parang gusto niya pa kasi. Pinold ko na dun. So, diba? Yan, tinanggal ako ng mga laman. Ito pa ang mga biniling shoes na hindi ko napakita. Fila. So, next naman, dito tayo sa ating Don Quixote. Ito yung sa Don Quixote. So, twice kami nagpunta. Yung unang punta namin nandun. Ito yung pangalawa. So, pakita ko muna sa inyo yung mga binili kong chocolates. Konti lang talaga. Sabi ko kasi mahirap nga magdala nitong mga to. Baka hindi magkasya. So, yun yung time na hindi ko pa alam kung mag-a-add ako ng baggage. Pero ngayon parang tingin ko kailangan ko talaga mag-add. Pero i-check na muna natin ha. So, bumili ako ng 4 na Bitter Alfort. Sobrang mura lang nito. Tapos, masarap siya. Kumuha rin ako ng Melty Kiss. Sarap din kasi nito. Strawberry yung loob niyan eh. Ito alam niyo na yan. Meiji na almond. Mura rin yan dito. Cream cheese bake. Tapos bumili rin ako ng Kit Kat na matcha. Isa nga lang yung nabili ko eh. Strawberry na Kit Kat. Itong Melty Kiss na yung laman niya. 3 sa isang pack. So bumili akong 3 niyan. Itong mga candies na to para din sa anak ko. Kasi mahilig siya sa candies. Hindi siya kasama. So yan. Binilang ko siya niyan. Yung ginagamit kong sunscreen, Skin Aqua, para lang siyang water-based. Ayun yung mga gusto kong sunscreen, ayoko nang malalagkit. So, yan, it's either Bior or Skin Aqua yung ginagamit ko. Punta naman tayo dito sa iba ko pang haul. Cool.
Ayan, patch. Ito yung ano, ano man tawag dito sa original na to. Ito yung Royhi Chubuoko. Na-try ko na yan dati. Tapos hanggang ngayon naman meron pa ako nito, kaya lang expired na siya, so hindi na siya ganun kainit. Para siyang salampas na bilog-bilog, ganyan kasing laki yung bilog. Bago lang kasi ito sa tinray ko. Pero tinray ko siya kagabi, hindi siya masyadong mainit. Mas maganda pa rin tong original. So bumili ako ng original, dalawa rin yan eh. Bumili ako nitong mga 30 sheet face masks with retinol, stem cell face mask. Ito meron sa Pilipinas ito. Good night my something. Good night my skin ba yan? By Festa Foaming Whip. Hindi ko pa natatry ito pero kasi maganda yung By Festa. Premium Moist Cushion Foundation. Dati nakabili na rin ako nito. Pero bumili ako ulit kasi wala akong dalang tinted sunscreen. Pero hindi ko naman siya nagamit. So bumili pa ako ng isa pang retinol face mask. Yan, ang bigat niyan. Kasi may water yan eh. Bumili ako nitong pig dalawa eh. Yung isa nabuksan ko na, Roto Eye Drops. Roto na for dry and tired eyes. Meron pa akong isang binili. Hindi ko alam kung Lazy o Roto rin yung binili ko, pero pink rin siya. D-Op Eyelash Glue. Ayan, glue rin to. Mas mura. Baka naman maganda. Bigyan natin ng chance. And ito, bumili rin ako nitong mga stone para dito sa nails ko. Para pag nagpalagay ako, pwedeng ito na lang ipakabit ko. Naka-form na siya. Ididikit na lang siya ng isang buong ganon. So, hindi na mahirapan yung nail tech ng pagde-designs. Kukunin na lang niya. Ididikit na lang yung buong yan. Bili akong tatlo niyan. Magnet. Ikukulit ako ng magnet. Siyempre, bumili rin ako ng Kyushu. So, dalawang magnet lang yung nabili ko. Kyushu and yan. Wala akong nabili na Fukuoka. Ito pa lang yung haul ng akin ha. Pakikita ko sa inyo yung haul naman ng anak ko. $3,990. Dito sale. Hoodie na beige. Parang pwede itong ano, pag umuulan. Ang ganda ng tela nitong shirt na to. Crew neck t-shirt. $9.90 lang siya. Tapos meron din siyang to. Hindi na to crew neck eh. V-neck naman to. $9.90 din. Spaghetti strap o. Oh. $9.90. Ngayon dito, v-neck ulit, white din, $9.90. So, iba't ibang kulay lang yung binibili niya, same design. Okay, next. Ito. Itong coat na to, ang ganda nito. As in, hindi naman kasi parang ngayon to, para sa susunod na travel yan. Pero yan, oh, nakasale, $2,990 na lang. Bibili ko pa nga isa pang, ano, yung paglalaki ganda naman. Parang, wala pang 1,500 yan. Tapos, ang ganda ng quality, oh. Shucks. Okay, next. Meron siyang isang binili na coat. Parang white, o oh, beige ba yun? White o off-white. Kaya lang na ano, natapunan ng coffee kanina, so nilalabhan ngayon, kaya yun yung maingay. Anyway, eto, bumili siya nitong cargo pants. Ito yung ilalim niya. And ang presyo nito, $2,490. Tapos next naman, nagpunta kami sa Second Street. Ang tatak niya, Journal Standard. $1,900 yan. So, nakita ko itong Journal Standard kanina nasa mall. Ito, tweed na ano, na blazer oh. Extra small? Talaga ba? Tinry mo, kasha yan? Yep. So, ayan. Oh, ang ganda rin. Uniqlo. Uniqlo ba to? Oo nga. Ito naman. Jacket din. Dami niyang jacket. My God. Uniqlo din, no? Ayan. Polo na to. Oh, Uniqlo din.
Lambot daw ng tissue na to. Pangtanggal ng makeup, ganyan. So, puro yun ang binili niya. HDP MediHeal Pore Stamping Black Mask by Tense. Bior UV Aquarite Medium Makeup Base. Kanebo. Sikat yun dati. Bior Makeup Remover. Uy, meron na pala nito. Pouch lang. Niacinamide Face Mask yung by 30s. Stem Cell VC100 Face Mask by Fessa Micellar Cleansing Wipes. Ayan, bumili siya ng marami yan. Dalawa pa. Ito pa ulit, yung Bior UV Aqua Rich Sunscreen. Shuyumura na curler. Ito pa. Micellar Cleansing, ano na naman, sheets na naman. Multi-stick dual strap ng Apple Watch. Rose gold, meron silver, may leather. More micellar water cleansing wipes. So, chocolate with almond candy. Tiramisu chocolate. Bumili siya ng tatlo nun. Champion socks, Adidas by 3s. Adidas din to. Champion socks ulit. Champion socks pa din to. Shirt na Champion. V-neck. Ito pa yung isa niyang shirt na binila. Champion din yan. So, napako na lahat nung akin. Ayan na, oh. Mukhang okay naman siya dyan. So, titingnan natin. Itatry natin isara. And that's it for this vlog. I'll see you guys again tomorrow. Bye! Daiso haul naman tayo. Nilagay ko na dito, guys. Pinagsama-sama ko na. Pero, ito, ha? Ang aking napamili. Yes, probably the premium. Tapos may apat siya na ganyan. Pamili rin akong dalawa nito. Ito naman, vanilla cream. Ito naman, peeled roasted chestnuts. And ito, mixed nuts. Ito parang chiffon. Siyempre, bumili tayo ng matcha tea. Madami. Ayan, furikake. Furikake ulit. Tea. Hinahalo to sa rice. Ayan, parang seasoning. Pagkagagawa ka ng mga fried rice nila, ayan. Ito naman para sa tofu. Para meron ka ng tofu dish, ihahalo mo na lang siya. Furikake. Sabi ko nabili yung furikake kasi mahirap maghanap niyan dito. Ano siya kamahal. So, ito. Another furikake. Tapos, ito naman parang pang eggplant dish. Ito naman dried jelly na candies. Ayan, parang yung green na grapes. Bumili rin ako nito mga Melty Kiss na ibang flavor siya eh. So, doon ko lang siya nakita. Royal Milk Tea from Melto. Powdered green tea stick, strawberry mallows, peach tea, green tea, mixed nuts, royal milk tea ulit, dry jelly candy ulit to, roasted chestnuts, iba't iba siya ng mga jelly na candies eh, mix, may orange, apple, banana, bumili rin ako nitong S&B chili powder, bumili ako nitong parang pang fake nails, or parang acrylic siya. Pagbaga ano kayo, nagagawa kayo ng acrylic nails nyo. So, ayan o. Oh. Ang laman nito, alam ko, parang 5 yata eh. Per pack. So, ayan. Bumili akong dalawa. And that's it for our Daiso haul. I-mini haul naman natin lahat ng mga nabili ko sa Fukuoka Airport sa may duty free. Let's go! Unahin na natin itong Royce. Ito yung potato chip chocolate, powdered green tea, pwede nyo ilagay sa mga vanilla ice cream, ganyan, para magkaroon ng flavor. Siyempre, hindi mawawala ang ating ichiran. Siyempre, ito yung mga nabibili pagka gusto mo ipasalubong, pag galing ka ng Japan, kaya talaga naman binili ko yan. Ito naman yung thin noodles. So, ang laman itong pack na to ay tigfa 5 na ramen. Ito naman Hokkaido ramen naman to. Ayan, 3 kinds of different ramen. Gusto ko i-try itong Hokkaido cheese okaki. So, ayan, binili natin siya. Ito naman, strawberry flavored biscuits. Bumili rin ako nitong dalawang sour candy na lemons. Bumili rin ako nitong Nama Chocolate Royce na gana bitter flavor. And tatlong original flavor ng Nama Chocolate. Ayan. Lastly, bumili rin ako nitong Castella. Ito para siyang bread lang naman. And that's it for my mini haul.